depensa ng titulo ng Governor's Cup. Ito'y pag-usapan ang posibleng maging pagbabago sa lineup ni Coach Tingkol, lalo na nga na nagiging injury prone na ang ilan sa mga players na kasama sa regular rotation ng Barangay Ginebra. Nawala talaga ang sinasabing playoff experience ng barangay sa finals dahil sa hindi nga paglalaro ni L.A. Tenorio at halos hindi naman nagamit si Jacket Aguilar dahil sa injury. At masyadong naging offensive-minded na si Christian Scanhardner. Kung babalikan nga natin last conference laban sa Bay Area Dragon, ay mas focus talaga ni Sistan ang depensa. Kaya napapaikot ang maganda ang bola sa opensa ng barangay. At nakukuha nga ni Jeremiah Gray at iba pang gwardiya ni Coach Tingkong ang kumpiyansa sa 3-point area. At hindi rin pagod at tumodobre tayod si Justin Brownlee sa depensa. Pero sa nagdaang Governor's Cup na, napapalaban talaga si Justin Brownlee sa depensa. Kaya parang pagod at hindi kumukonekta ang mga outside shooting ni JB. Lalo na sa huling tatlong laban na naipanalo nga lahat ng mga katropa. Napakababa ng percentage ni Justin Brownlee sa 3-point area sa darating na All-Filipino Conference sa October. Nasabi nga ni L.A. Tenorio na target niya ulit magbalik sa lineup ng Barangay Ginebra. Pero ayon niya sa ilang PBA insider, may mga usap-usapan din sa kampo ng barangay na formality na lang ito para sa retirement ni L.A. at magiging full-time na nga bilang assistant coach ni Coach Tingkong. Kaya siguradong isa ang point guard position sa maaaring pagtuunan ng pansin ni Coach Tingkong at kay Francis Chua ngayong off-season. Walang hawak na first round pick ang Barangay Ginebra at late second round pick naman ang kanilang hawak. So medyo malayo na ito para makakuha pa ng isang solid na draftee. Maraming trade asset ang Barangay Ginebra para makakuha sa kanilang mga farm team ng mas mataas na pwesto sa darating na rookie draft. Point guard at pamalit sa pwesto ni L.A. Tenorio ang kailangan niya ng barangay. Kaya para sa akin ay veteranong point guard ang kailangan ni Coach Tingkong. Or kahit bata pa, basta nasubukan na ang potensyal sa PBA. At pasok na sa sistema at pinatakbo ng barangay na yun. Maraming mga point guard sa PBA ang narurumor na kinoconsider daw ng Barangay Ginebra. Nandiyan niya sina Wally Chongso ng Terra Firma Jeep, Giwa Lalo ng Magnolia, Tyler Tio ng Phoenix, at kahit na si Terrence Romeo ng San Miguel Beermen. Isa pa nga rin sa naging problema ng Barangay Ginebra sa nagdaang finals sa center position. Si Sistas lang ang naging legit center ng Barangay Ginebra sa finals dahil nasa hindi pa 100% si Jacket Aguilar. Nag-a-average si Sistas ng halos 43 minutes per game ng finals. At kung magpapatuloy ang ganitong playing time ni Sistas, maaaring mauwi rin ito sa pagkaka-injury. Kinakailangan talaga ng Barangay Ginebra ng isa pang solid na big man na pwedeng masama sa rotation ni Coach Tingkong. At para nga hindi rin masagad sina Sistas at Jacket Aguilar, na alam naman natin na tumatanda na rin at pwedeng maging injury prone. May mga rumor nga na merong tinatarget dati na 4 or power forward or stretch for ang Barangay Ginebra na magkukomplement nga daw sa future ng Ginebra na sina Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Pero ang matunog nga ngayon na harvesting na ng SMC ay si Isaac Go ng Terra Firma Jeep. Kahit sa ang kukunan ng SMC dalhin ni Coach Al Francis Chua, si Isaac Go ay siguradong magandang addition ito sa team, lalo na kung mapupunta ito sa may sistemang kukunan. Medyo maaga pa para gumalaw ang Barangay Ginebra. Pero sa edad nga ni L.A. Tenorio, Jacket Aguilar, Stanley Pringle at Jared Billinger na tinamaan na rin na matinding injury at nagpabagal na sa kanilang laro, kailangan na talagang magbalasa ni Coach Tingkong at kumuha ng mga players na magkukomplement sa kanyang main rotation. Sa tingin ninyo, sinong point guard at big man ang kailangan ng Ginebra na babalasa